Hello kaibigan, ikaw ba'y nag-a-apply ng trabaho para sa ibang bansa? At ikaw ba'y nalilito sa sari-saring mga requirements na hinihingi sa inyo ng inyong agency? Tulad na lang ng pagpapakab ng inyong mga school documents. Ito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil i-discuss ko step by step at kung ano-anong mga requirements ang kailangan mo. Pero kaibigan, kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel, Egan TV. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Hello mga kaibigan, welcome back to my YouTube channel, Egan TV. So for today's vlog is, i-discuss ko kung paano magpakab ng inyong mga school documents, step by steps, at kung ano-anong mga requirements ang kailangan nyong dalhin. So, huwag na natin patagalin. So, bago ang lahat guys, sa mga hindi pa nakaka-alam kung anong meaning ng CAB, ito yung tinatawag na Certification, Authentication, and Verification. Ito ay ginagawa lamang at sinesertify sa CHED o kaya sa DepEd. At sa mga nalilito, dahil yung iba maraming nagtatanong kung saan ba sila pupunta if graduate sila ng high school at kung saan naman sila pupunta para pagpapakab kung graduate sila ng college. So, pag graduate po kayo ng elementary or high school, ang elementary at high school ay under ng DepEd. So, doon nyo dadalhin sa DepEd yung mga school documents nyo na ipapakab dahil under kayo ng DepEd. If graduate naman kayo ng college, so under kayo ng CHED. Ang meaning naman ng CHED ay Commission on Higher Education. Ito yung mga tinatawag na mga degree courses. First step, diba, common naman sa ating mga school na after 1 month ng graduation natin ay nakukuha na natin ang copy ng school documents natin. For example, pag high school, yung Form 138 and Form 137 at saka yung diploma. Pag college naman, nakukuha na rin after 1 month yung TOR or Transcript of Records and then yung diploma. So, una nyong gagawin, ipapapotocopy nyo yun ng 2 kopya para hindi na kayo, halimbawa wala sa school ng mga Xerox copy, hindi na kayo bababa kung nasa second floor yung registrars nyo. So, una nyong pupuntahan ay ang respective schools na pinag-graduatean nyo. Kung saan kayo nagtapos, doon kayo pupunta. And then, first na pupunta nyo ay ang yung registrar office dahil sila yung may hawak ng inyong mga records. So, pupunta kayo sa registrar's office at sasabihin nyo na magpapa-authenticate kayo or magpapakab. Alam na nila yung mga ibibigay sa inyo at kung ano yung mga kailangan nilang gawin para dun sa mga documents mo na dadalhin mo sa DepEd or sa CHED. Una, ibibigay nila sa iyo yung endorsement letter, which is may perma yan ng registrars. Hindi pwedeng walang perma ng registrars. And dun sa transmittal letter na ibibigay nila o i-attach, nakalagay dyan yung list of attached documents. First, yung endorsement letter. Pangalawa, yung photocopy ng diploma with certified true copy ng registrar. And then, pangatlo, yung Form 137 or TOR pag-college with certified true copy pa rin ng registrar. And then, yung pang-apat, yung special order number or yung SO na tinatawag nila, SO number. Dahil yan yung katibayan, nag-graduate nga kayo sa school na yun. Okay guys, yung pangalawang steps naman natin para sa pagpapakab o pagpapa-authenticate ng ating mga school documents ay ito yung pupunta na tayo mismo sa DepEd or sa CHED. Pero may mga schools naman na pagkagaling mo doon sa registrar, tatanungin ka nila kung gusto mo sila ang mag-process ng school documents mo para sa pagpapakab.
So yung iba naman mas pinipili na i-hand carry na lang nila at sila yung pumunta mismo sa chat para sigurado at malalaman nila kung kailan kaagad yung release. So based on my experience, ako kasi college graduate to, so Calabarzon yung sakop ng ano ng school ko, kasi ngayon ay per regional offices na ang pupuntahan. Pwede naman sa ano sa main office. Halimbawa for graduate ka ng high school. So ang main office ng DepEd ay nasa Cainta, Rizal. So pwede ka rin doon magpa-authenticate or pwede ka rin doon magpa-CAB. Yung iba naman tinuturo nila sa mismong regional office. Pag college naman, so pumunta ako dati ng main office sa UP Diliman. Nahiwalay na pala nung time na yun, nahiwalay na yung office ng Calabarzon. Kaya tinuro nila ako sa Lipa City, Batangas. Yung CHED naman ng Calabarzon ay nasa likod lamang ng Lipa City Hall sa Batangas. So pagdating nyo doon, halimbawa kayo ay high school graduate, i-highlight sa natin yung main office ng DepEd, which is nasa Cainta siya. So, dala-dala mo yung school documents na naka-sealed ng inyong school registrar. Hindi nyo rin pwedeng buksan yan dahil naka-selyo yan, nasa loob ng envelope. So, ang DepEd na mismo ang magbubukas nun. Tapos, sila na rin ang mag-authenticate. At yung iba naman kasi, balita ko dun sa mga kasamahan ko, yung iba, 3 days, nakuha na nila yung pina-authenticate nila. 3 days nila binalikan dun sa DepEd. So, ang case ko naman ay, so, college grad ako. So, pumunta muna ako ng main office sa UP Diliman kasi nung time na yun, hindi ko pa alam na nailipat na pala yung office ng Calabarzon, ng CHED Calabarzon. So, pumunta muna ako sa UP Diliman sa mismong main office ng CHED. So, sabi sa akin ng guard doon na in-inform sa akin na nasa Lipa City, Batangas ng araw yung CHED Calabarzon. Pero, pinag-try pa rin ako na pumunta doon sa mismong third floor sa para mag-inquire. Sabi sa akin ng ano, pag halimbawa kayo ay graduate ng NCR, ang pupunta nyo ay nasa third floor ng main office sa UP Diliman, which is ang window na yun ay USDS, kung hindi ako nagkakamali. Sa USDS kayo unang pupunta dahil sila yung nagpa-process ng authentication or CAB. So, matatagalan nga ako pag doon ako sa main office. So, ang ginawa ko, pumunta ako ng, i-highlights natin yung CHED Calabarzon na. Kasi yun yung based on my experience. Pumunta ako ng Lipa. Sa likod lang siya ng ano ng Lipa City Hall. Yung bagong building ng Chedro Calabarzon. So pagdating ko doon, overwhelming naman yung mga tao doon at mababait. So pinagpirma muna ako ng bago ang lahat ng pagpasok ko pa lang ng gate. Siyempre may health protocol tayo. Kailangan mong mag-sign ng mga health protocol doon and then mag body temperature kayo and maglalag. And kailangan nyo magdala ng dalawang valid ID kasi kukunin siya doon sa guard. And then pagpasok mo doon sa ano sa counter, which is hindi pa naman masyadong matao doon, kaya mabilis lang ako na accommodate. So make sure na ang inyong mga school documents ay tugma. For example, tulad nung sa records ko, may mali sa course description. Off lang yung mali doon, which is Bachelor of Elementary Education sa TOR ko. Tapos sa diploma naman ay Bachelor in Elementary Education. Ang pagkakaiba lang nila ay in and off. So hindi muna tinanggap yung school documents ko tapos. And the other day, bumalik ako, tapos pinaayos ko muna yung school documents ko. And then, pagkatapos nung tinanggap na nila, tapos nung time na yon, naubusan sila ng papers para sa authentication.
So nag-process sila ng 15 days bago ko nakuha. Tapos yung 15 days na yon na dapat ay mga 3 days lang din makukuha ko na kaagad. Kaso nga yung naubusan nga sila ng papel for authentication. Then after kong makuha yung pina-authenticate ko na school documents, ay hindi mo siya pwedeng buksan, nakalagay siya sa brown envelope at may perma ng taga-CHED office. So dadalhin mo siya para sa DFA authentication or apostille. Ganun din yung sa high school. After mo makuha sa DepEd yung pina-CAB mo, ikaw na rin ang mag-hand carry nun papunta sa DFA para ipa-apostille. At saka pagka high school graduate kayo, pagdating nyo dun sa DepEd, bali i-check nila yung LRN number ng iyong Form 137. Yung LRN number naman, yung Learner's Reference Number na tinatawag. It composed of 12-digit number which the pupil, student, or learners shall keep while completing the basic education program. Kaya nakalagay dyan sa Form 137 nyo yung mga grades nyo simula nung first year up to fourth year. So guys, sana may natutunan kayo sa aking vlog. Hanggang sa ibang mga vlog to, kaya please don't forget to hit the bell button para updated kayo sa aking mga videos.